Good morning, good afternoon, and good evening mga Meowmis and mga Meowdies. Before anything else, I just want to promote our Shopee store. Meron po tayo doon mga food bowls, water bowls, vitamins, and even the warmer na napaka-necessary sa kanilang kalusugan. And ang lahat po ng kikitain ng ating store ay mapupunta sa kanilang gatas, ganun din sa kanilang pagkain, at sa kanilang mga medical needs. So sana po supportahan niyo po ang ating Shopee store. Just look for Cats of Antipolo. Thank you! Good afternoon and good evening mga Meowmis and mga Meowdies. Today it's January 13 kasi kahapon birthday ni Jethro. So salamat po sa mga nag-greet kay Jethro sa ating comment section. And ayun nga, naghanda siya ng pansit malabon at saka cake. And shinare namin, kung mapansin niyo, 'di ba parang ano lang kami doon. One, si Ate Weng, yung tita ko, yung mama kong sumasayaw, si Jethro, si Nico, yung aming kasama sa bahay, at saka ako. Lima lang kami. And then after namin kumain, we distributed the food sa aming mga relatives, which is katabi lang ng bahay din. Magkakatabi lang naman kasi kami halos. Pero hindi kami compound, medyo konting lakad lang. Tapos yung kasama namin, or isa sa mga members ng LGBT community dito sa aming lugar, kung saan kami bibili ng lugaw, at saka ng sinusuporta namin yung kanyang small business na puto. So ayan. So ayun, binigyan din namin siya ng cake and then ng palabok or ng pansit malabon. So today, papakilala ko na sa inyo yung mga mommy cats namin. And over the years, we had more than 5 mommy cats. Sila yung mga tumulong talaga sa aming mga kittens, most especially sa mga newborn namin na na-rescue, gaya ni Buttercup, gaya ng ni Faith, ni Hope. Ayan, so sila yung mga talagang nag-aruga, sila yung nagkalinga at nagbigay ng 100% undivided attention sa ating mga mommy cats. May isa lang kaming hindi mapapakita ngayon sa inyo, which is si Sweetie. Nasa kabilang bahay siya because, ayun nga, nasa kabilang bahay siya. And I'll share her story one of these days kasi kakaiba siya dahil una, sobrang taba niya. Makikita niyo siya kung gano'n siya kataba one of these days. But papakilala ko sa inyo unang-una sa mga mommy cats na nakuha namin. I see, wait lang, siyempre, hindi tayo mapapakalayo, di ba? Sa pinakamalapit. Ay, ganito, Hilda. Upo, palito dito, Hilda. Ito si Mami Hilda. Hello, Mami Hilda. Mag-hi ka. Mag-hi ka sa kanila. Ito, ayan, di ba? Masungit siya. Ganyan talaga yan. Kapag walang pagkain, ano yan, parang ayaw niya. Ayaw niya, napapalambing. Ganyan. Ayan. Ayan si Mami Hilda. Si Mami Hilda, nakita namin to sa Hill Puyat Station. Kung matatandaan nyo, last year, sometime in August yata yun, pumunta kami sa may Kartimar para bumili ng mga items mula sa donated fund. And then, pagpunta namin sa Hill Puyat Station, pagbaba ko ng hagdan, nakita namin to si Hilda. And sobrang lambing na niya. Yung tipo parang nanghingi siya ng pagkain. Parang alam na niya. Parang sobrang lapit niya sa mga tao. Maybe because pinapakain nga siya. So pagdating namin doon, sabi ko, pagbalik namin, pagpauwi na kami, nandun pa rin siya, kukunin namin siya. Unfortunately, we decided not to. Dahil mataba naman siya. So parang safe naman siya doon sa Hill Puyat Station. So parang napaisip na lang kami na sige, we'll just let her stay where she's at, or doon nga sa place na yon. So but then parang napaisip kami na hindi safe kahit napapakain siya, hindi pa rin safe kasi baka mamaya pagtripan siya or baka may maiisip niyang pumunta sa may kalsada, di ba?
At saka, ayun nga, hindi siya kapon, manganak lang at manganak siya, so yung health niya mas naka-compromise. Kaya we decided the following day na bumalik sa Jaen, yung place kung saan namin siya nakita for that purpose alone. Unfortunately, papunta namin doon, wala kami nakitang Mami Hilda. As in, ano, yung vicinity na yon, inano namin siya. Parang, in-explore namin siya. And then sabi ko, sige, pag hindi talaga namin makita, talagang meant talaga siya dun sa place na yun. Fortunately, pagbalik na namin, pauwi na kami, andun na siya. So, ayun, happy ending kay Mami Hilda. Nauwi namin siya, and then pinaalam namin siya sa mga, ano, sa mga tindera dun, ng Hilpuyat Station, yung mga bilihan ng mga chichiria. Di ba, pagbaba dun, may mga chichiriyahan. So, ayun. Doon namin pinaalam and nasabi namin kami na bahala sa kanya. Yun. So, ayun ang story ni Mami Hilda. And si Mami Hilda, marami itong naalagaan. Marami itong na padede. So, ayun ang kanyang story. Next naman, Mami Hilda Don. Ay, Selena. Alik ito, Selena. Selena. Ito naman, si Selena. Ayan, si Celine. Ito, originally, ano lang to, pinapakain namin to. One of the community cats. Actually, hindi siya community cats. May nag-aalaga sa kanya. Yung nakwento ko sa inyo kanina na binibilhan namin ng lugaw, binibilhan namin ng mga puto, ganyan-ganyan. Siya talaga ang napapakain doon. Siya yung parang nagpapastay sa kanya. But then, ayaw niya ipakapon si Celine. Kasi nga, maganda yung lahi ni Celine. Eh. Mukha siyang may lahi, di ba? So, ayaw niya ipakapon. Gusto niya magpa-reproduce na magpa-reproduce. So, sabi ko sa kanya, since si Celine, hindi naman talaga sa kanya, sa kapitbahay din namin. So, sabi ko, since hindi rin naman sa kanya yan, kausapin namin yung pinakamay-ari talaga. Sabi namin na ipapakapon namin. And actually, yung may-ari, talagang gusto niya talaga ipakapon si Celine. Kasi nga, parang more than 12 years na si Celine. Nung nakuha namin siya, 2 years ago, ano na siya, parang 11 years old na siya nun. Or 12 years old na siya nun. And reproduce siya ng reproduce hanggang to the point na yung parang wala na siyang amor sa mga babies niya. And then sabi nga, nung pinakamayari, na gusto niya talaga magpakapon, wala lang talaga siyang alam na place or hindi niya lang alam kung paano gagawin. So, kinausap namin yon and then in-informed naman namin yung friend daming Bek-bek, sabi namin sa kanya, papakapon namin. Although masama ang loob niya, pero wala na siyang choice kasi hindi naman talaga siya yung totoong may-ari eh. And then, in-explain ko din sa kanya na it's for Celine's health. It's for Celine's benefit kung ba't kinakailangan siya ipakapon. So, ayan ang naging story ni Celine. Ever since nung pinapon namin siya, ibinalik namin siya actually, pero si Celine bumabalik-balik na sa amin. And nagkaroon siya ng sipon, hindi siya inalagaan. And nagkaroon siya ng constipation, hindi rin siya inalagaan. Kaya, ako yung talaga nag-asikaso kay Celine. Yung tinuro ko sa inyong pagmamassage ng pupu, akong gumawa nun. And then, ginagawa ko siya until maging normal yung kanyang pagpupu. And then, yung sipon niya gumaling. And then, kahit pumupunta din si Celine, bumabalik na kagad siya. Gusto niya na talaga mag-stay dito sa bahay. So, kinuha na namin siya. And pumayag din naman yung may-ari. So, ayun ang story ni Celine. Next naman, I see... Ayan, next si Mami Eastwood. Pakita sa picture. Ay, sa video. Ayan, Mami Eastwood. Hello, hello, hello. Ayan si Mami Eastwood. Ang story naman ni Mami Eastwood, kaya siya Mami Eastwood kasi sa Eastwood City namin siya nakuha. Dati kasi nagtatrabaho ko prior to moving to Manulife sa may Fairview, nagtatrabaho ako sa Eastwood City. And then, napapakain ako doon ng mga cats. Yung cats of Eastwood City, talagang isa ako sa mga nagpapakain. Bumibili ako ng food, and then, dinidistribute ko siya sa mga cats doon, around the area. Tapos, one November, parang umuulan siya, and then, napansin namin na yung mga babies niya, nababasaan na. Kasi may mga garden doon, diba, sa gitna ng Eastwood, may garden. So, nababasaan na siya, na yung mga babies niya. And then, what we did is, pinaalam namin siya, sabi namin, dadalhin na lang namin siya, i-foster namin yung mga babies, as well as yung
as well as si Mami Eastwood. Unfortunately, hindi gumaling or hindi naka-survive yung mga kittens because maybe sobrang ano, sobrang sinipo na sila or sobrang nilamig na sila. Kaya hindi sila naka-survive, mga ilang araw lang. Pero si Mami Eastwood, nasana siya sa ano, sa pamumuhay ng maraming cats sa isang place. Nabigyan siya ng ano, ng forever home, and then we decided na ano na naikip na lang siya instead of ibalik siya sa Eastwood after namin siya ipakapon. So ayun ang storya naman ni Mami Eastwood. Next naman, ito si Mami Pache. No, Mami Pache? Oh, no? Ano yun, Mami Pache? Ano? Ano yun? Ito si Mami Pache. Ayan, si Mami Pache. Mami Pache because marami siyang patches, no? Ito si Mami Pache. Ano to, kapitbahay lang namin to. Nakikikain lang to sa amin. Pumupunta to sa amin para makikain. And, syempre kami, napansin din namin na Mami Cat na rin siya. Hindi siya pinapakapon. Kami na rin yung nag-decide magpakapon. And then, sabi nung ano, nung may-ari, kami na rin mag-keep. So, kisa naman pabayaan niya. Kasi ang nangyayari, pupunta sa amin para ano, para manghingi ng pagkain and then pupunta sa kanila, pupunta ano, alam mo yung parang delikado din and baka may mapano. So, kami na nag-alaga sa kanya nung pinakapon namin and then inuwi na rin namin siya at binigyan na namin siya ng forever home. So, ayan. Mami Pache! No? So, siyang Mami Pache-Pache. Ayan si Mami Pache. Next naman sa ating mga Mami Cats, I see. Ayun. Next naman si Alita. Alita because, alam niyo yung movie na ano, Alita the, ano yun? Parang yung angel, battle angel, parang ganun. So, ayun si Alita. Ayun, and nagustuhan ko talaga yung character kasi very, ano siya eh, fighter. Ito kasi si Alita, ang ginagawa niya, paano ba? Bumibili kami sa may barbecuehan, doon siya nakatambay sa may barbecuehan na yon, sa bilihan ng barbecue. And then, alam namin na ano, na Mami Cat siya kasi nasa bubong siya, parang nasa ceiling siya ng barbecuehan, tapos may mga baby siya doon. Parang doon siya nanganak, kasi doon niya nilagay yung mga anak niya. And then, we saw one newborn kitten, ang ginawa namin, dinala namin doon, kasi wala nga kami, ano, wala kami that time na Mami Cat na magbibigay sa kanya ng milk. So, ang ginawa namin, dinala namin yung newborn kitten and agad-agad niya talagang inalagaan. Talagang kinuha niya talaga yung newborn kitten na yun. Nilagay niya sa ano, sa bubong. Nung narinig niya pa lang na umiyak, ayun. Tapos, so, we're thinking nga na ipakapon siya, di ba? Unfortunately, etong si ano, si Barbecuehan, nag-decide sila na mag-move out na. Unfortunately, hindi nila isasama si Mami, si Alita. Dahil, parang ang gusto yata ng may-ari is, yung lalaki, yung anak ni Alita, yung iaano niya, yung dadalhin nila. Si Alita hindi. Kasi syempre nga naman, babae, di ba? Ayun yung laging ayaw ng mga ano eh, ng mga tao eh. Kapag babae ang pusa, manganganak na manganganak. Hindi naman sila naging responsible sa pagpapakapon. Kaya, bago pa mawala yung barbecuehan na yon, kinuha na namin si Alita. Kinupkup na namin siya at binigyan namin siya ng forever home. So, ayun si Mami Alita. Sino pa ba? Next naman, si Courtney. Ayan, si Courtney. Kilala niyo na to si Courtney kasi recently, ay, Courtney. Ito si Courtney, isa to sa pinakamalambing. Ito si Courtney, ayan o. Hayo, Courtney. Hayo, Courtney. Kone Coco. Ayan. Si Courtney, ito yung sa kapitbahay din namin na ayaw magpakapon. As in, aware siya sa kapon, pero ayaw magpakapon kasi gusto nga niya dumami ng dumami yung mga anak ni Courtney, and then eventually ilalagay niya sa amin yung bata o kaya itatapon niya. So ganun siya ka ano, ganun siya ka irresponsible. And kami naman bilang maawain, bilang masikip, kagandahan, di ba? Charot lang. So kami naman bilang maawain, binigyan namin siya ng ano, ng forever home. Kasi ang delikado kasi nung ginagawa ni Courtney, imagine mo nasa kalsada siya. And pupunta siya, tatawid siya ng kalsada, papunta sa amin, sa iskinita, papasok siya ng mga iskinita para lang makikain. So, napakadelikado kasi dahil yung mga tricycle, ano yan eh, mabilis yan eh, di ba? May isa na rin kaming dating ano, community cat na namatay because nasa kasaan. And ayoko naman mangyari kay Courtney yun or kahit kanino pa man. Kaya ang ginawa ko, kinukup na rin namin si Courtney. Hindi ko na actually pinaalam dun sa ano,
sa may-ari. Kasi wala naman siyang pakialam eh. Diba? Kung may pakialam siya, dapat inalagaan niya, dapat pinakapo niya. But you know, ayaw niya. Ayaw niya ng responsibility. So kinuha ko na lang and then pinakapo namin si Courtney. Ayun si Courtney. So meron na kami si Mami Courtney, si Mami Eastwood, si Hilda. Sino ka ba? Hilda. Ah, ito pa. Halika nito. Ito pa. Si Kirara. Ayan si Kirara. Si Kirara, isa dun sa pinakamalambing na Mami Cat. Ano to eh, kahit anong gawin mo sa kanya, kahit siguro 10 minutes mo idukduk yung mukha mo, or halik-halikan siya, wala, dead mo lang siya. Talagang as in, she let you do it. Ganun. Aalis na lang siya pag ayaw niya. Pero hindi siya yung tipong kagaya ni Hilda na parang nabibwisit. Hindi, hindi mo siya maririnig ganun. Si ano naman, si Courtney, sa kanilang dalawa, si Courtney naman yung ano, yung klase ng pusa na pupunta sa ibabaw mo para matulog. Pupunta siya sa dibdib mo para matulog. Ganun siya kalambing si Courtney. Ito naman, hinahayaan kanyang maglambing na maglambing. Ganun. So ayun, si Kirara, actually, isa siya sa mga community cats namin. Tapos yung tita ko, kinupkup siya. Pero syempre, hindi pa sila aware about yung pagpapakapon. And then, nanganak to, unfortunately, kinain niya yung mga anak niya. Most likely, weak yung mga anak niya. Kaya ano, or may sakit, or mahina-mahina, kaya kinain niya. Or siya yung mahina, or, ayun nga, parang pinaprotektahan niya yung anak niya, and then kinain niya. So, nagkataon na meron kaming mga cats, like, na needed, like si ano, sila Buttercup, ayan sila Buttercup, yung mga kapatid ni Buttercup, sila Faith, sila Hope, ayan yung mga pusa na nangailangan ng Mami Cat. So, nung nalaman ko na si Kirara nanganak na, unfortunately, wala na mga babies, nagbakasakali talaga ako na kunin si Kirara. And, luckily, nung nakita ni Kirara na may mga pusa, na may mga kittens, mga newborn, na-excite talaga siya ng sobra-sobra. Parang gusto niyang gawin, gampanan yung pagiging ina for the second time around. And this time, itama yung pagiging, yung mga pagkukunang niya bilang isang mother. So, ayun ang ating mga mommy cats. And then, maybe tomorrow or one of these days, ipapakilala ko naman sa inyo isa pinakamatabang mommy cat na inalagaan namin. Okay? Thank you so much mga miyamis na mga miyawdis. I hope you enjoyed this video and ipakapoy nyo sila para hindi sila mag-reproduce kasi health is wealth. And yung health nila, hindi yan mako-compromise kung napapakapoy nyo sila kasi mas naiwasan yung pagkabagsak ng katawan nila and naiwasan yung iba-ibang klase ng cancer, mammary o ovary cancer or ovarian cancer na makukuha nila kung lagi sila nakikipag-sex, nakikipag-tali kung kani-kanino, lagi nanganganak, lagi nagpapadede. Ayan, so ang nakikita nyo naglalaro na yan, si Beastie yan. Ayan, si Beastie. Beastie! 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 Ayan si Beastie, nilalaro niya yung karton. So thank you so much mga miyawmis and mga miyawdies. And I hope you love this video. And I hope that you're doing well. And I'll see you again. Thank you and have a great and lovely day. Bye for now. Nyam 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 nyam.